magandang araw sa inyong lahat dyan. Nagbabalik ulit, Edward Blackboard TV. So, sa araw na ito, so, ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong acrylic na lakihan, mga kaibigan. Tuturo ko po siya, step by step, madali lang po siyang gawin, no? Ito, maganda to. Marami sa akin nag-order nito, isang liga. So, nagpapasalamat ako sa kanila dahil... Nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa akin sila nagtiwala magpagawa nito. So, ito ang materials nito ay... I think vinyl na transparent, ay hindi, frosted siya, oh. So, in order po ito sa Shopee, yung acrylic, no? Sumura lang yung acrylic, nasa 80, depende sa sukat, ano, sa taas, sa height niya. So, ituturo ko to step by step, susundan nyo lang, ano, madali lang naman to. So, yun mga ibigan, oh. Ito yung sample na ginawa ko. Sin yung BP, lahat ng klaseng award ginawa ko. Mamaya papakita ko lahat ng sample ko dun sa kabuuan ng aking vlog, mga kaibigan. So, ito, maganda ito, pagkakitaan mo. Ngayon may mga liga sa amin dito, sa akin sila nagpapagawa. So, yun, mga kaibigan. Yun. So, we are the champion, mga kaibigan. You are the champion. We are the champion. Alright. So, ito mga kaibigan. Acrylic laki. No? Laki siya na acrylic. So, yung mga kaibigan, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, video na dito sa ilalim at padami na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos natin na in-upload. So right, punta na tayo sa ating monitor. Pero bago yan, enter muna tayo. Kaibigan, nandito na tayo sa harapan ng ating monitor. Sisimulan natin i-scan ng yung para makuha natin yung tamang sukat at hugis ng ating plaque na ili-layout, no? So, i-scan na natin. So, buksan nyo ang scanner nyo. And then, scan. Pero kailangan naka-JPEG, ha? Huwag PDF. Dito, ha? JPEG po tayo, scan. So, antay lang natin siya matapos. Tapos hanapin natin kung saan siya nakasave na, mga ibigan. Kasi may iba't ibang hugis ng plaque na acrylic. So kailangan natin i-scan siya para masaktuhan natin yung layout. So yan, nakasave na dito sa ating documents. So bubuksan natin ang ating Photoshop, hanapin natin kung saan naka-save. Punta tayo ng documents, hanapin natin doon. So ito siya, copy natin. So antay lang natin, mga kaibigan. So yan, mga kaibigan, double click lang natin para ma-unlock lang natin, ano, hindi crop lang natin para mabuhasan ng konti yung ating sadong malaki. Crop lang natin ang bahagya and then crop and then i-PNG natin, edit natin yung mga background nya. Tayo dito sa Magic Reset Tool, click natin yan and then click natin dyan. So yan, mga kaibigan, so i-click pa natin yung shadow nya or ilapit nyo pa masyado para makita nyo. So click natin, so nawala na.
So, yung mga shadow-shadow na yan, tanggalin natin kasi hindi yan kasama sa sukat. And then, i-delete na lang natin, ano? And eraser naman ang gagamitin natin. Ating pababa. So, lagyan natin siya ng background na white. Ito, sa may foreground color. So, naka-white na siya. So, yan mga kaibigan. Okay natin. And then, alt backspace. Yan, meron siyang background para kita niya yung dumi. Mga dumi-dumi sa paligid. So, lakayan natin ng konti para maganda ang pagkakayan. Katulad yan. Ang click natin dito sa may subject and then doon tayo di-delete, no? Kasi may mga dumi-dumi. Okay. Ang susunod natin step ay lagyan natin gagawin. Ang susunod natin na hakbang ay right click natin dito sa subject and punta tayo sa blending option. Kailang natin lumabas. And then color overlay. No? So, white. Para madaling makita, white. E press OK. And then, unhide natin to. Tanggalin natin matayin itong pinaka, yung layer natin dito sa baba. Para makita natin yung, ano niya, layout niya. So, yan mga kaibigan. So, para makita natin, lagyan natin ng stroke. Dito, punta tayo dito sa baba. Click stroke. Ang ilagay natin na stroke ay black. Ayan. Lakihan natin, ano, para ma-delete natin yung iba pang mga sobra-sobra, ano. So yan, nakikita nyo, mga spot-spot na yan, delete natin yan. Delete natin, yan, yan, yan. Ito may mga kalat-kalat talaga yan, mapapasama sa pag-scan niya, mga kaibigan. Yan, malinis ng ang paligid niya, mga kaibigan. So, bawasan natin ang stroke. Gawin lang natin siya 1. No? 1 lang natin, 1. Yan. So, nakikita natin. So, medyo bawasan pa natin ng konti yung diyan para madali natin ma-crop, ano? Para saktong-sakto lang, mga kaibigan. Punta tayo dito sa Magic Wand Tool. So, yan. So, punta tayo sa image and then crop natin. Yan, crop na natin. So, saktong-sakto lang yan, mga kaibigan. So, ang gagawin natin dyan, kunti, lagay natin ulit ng allowance para masaktuhan. Punta tayo ng canvas. Gawin natin 5.5. Ito ay 6.5. So yan na. So yan na po, ano. So yan, malinis na po, mga kaibigan. Ang susunod ng hakbang dito ay yung pagli-layout na, ano, paano tayo mag-layout dito. Madali lang naman mag-layout kasi nakuha na natin yung tamang sukat. Yun ang importante dyan, yung tamang sukat tsaka yung hugis ng ating plaque. So yan, mga kaibigan. So meron ako dito ang ginawa. So itatransfer ko na lang dito, no? Transfer ko papunta rin sa ginawa natin. So yan, mga kaibigan. So, ayusin natin ito, ano. So, saan natin ulit yung layer natin. Itama natin dun sa canvas, ano, mga kaibigan. So, kukunin natin yung gitna.
natin siya na para madali natin na kita yung scent. Pero ano, so ganoon lang yan, nasa inyo kung ano yung layout na gusto nyong gawin. So alam nyo maganda, kanya-kanya lang po layout kung paano nyo mapaganda ang layout nyo, ano. So ganyan lang po, ano. So importante mapakita ko sa inyo yung kung paano mag-scan at mag-ayos, no. So yan lang mga kaibigan, napakadali lang po nito. Napakadali lang po nito ayusin. So kayo na po bahala kung ano yung gusto nyong layout na gagawin, ano. So proceed tayo dun sa ating plaque, ano, para ipakita ko sa inyo kung paano ko itinidikit, ano, para ko i-apply. So print na po tayo, ano. So kayo na pong bahala kung paano, kung ano yung setting ng inyong printer po, ano mga ibigan. Nasa inyo na po yun. So yun mga ibigan, posit tayo dun sa ating plaque. So mga ibigan, ito na yung print natin na para sa ating acrylic na plaque, ano mga ibigan. So ito yung plaque natin na acrylic po, ano. So ito na yung layout na print natin, ano. So tuturo ko kung paano maglagay ng phototop ito para maging matibay at waterproof siya, mga ibigan. So ito ay frosted na acrylic vinyl po, mga ibigan. So kailangan maganda ang print niya. Tapos kailangan lang yung setting ng printer nyo ay maganda, ano. Maganda ang pagkakasetting niya, pagkaka-print niya, para maganda pag nilagay natin dun sa acrylic na plaque ay maganda. Maganda ang quality. So, doon lang naman nagkakatalo at saka paggawa, ano. Tuturo ko rin kung paano ilagay dito itong sticker na ito. Okay? So, punta na tayo dito sa ating lamination, laminator machine natin. Tuturo ko, ma, kung paano i-apply itong phototop dito. Okay? So, let's go. So ito yung phototop natin, mga kaibigan, ano. So bubuksan natin muna ng bahagya, ano. Buksan natin dito sa may kanto. And gugupitan lang natin siya ng bahagya, ano, mga kaibigan. So ito yung binuksan natin, gugupitin natin dito sa dulo, ano. Ayan. So tatawag natin ganyan. Make sure na malinis to, ano, para walang mga alikabok or dumi, ano, para hindi siya nagbabubbles. And then ito kailangan malinis, ano. Okay, saka natin to tatawag lang ganito, ano, para makita natin na pantay. Kailangan pantay po, mga kaibigan, para maganda ang pagkakalapat. So yung mga kaibigan, napadikit na natin sa dulo, no. So gaganyan natin. And then punta tayo sa laminator. Laminator, okay. So yun, nandito na tayo sa ating lamination machine. So ito na yung nilagyan natin ng phototop, no. Bubuksan natin siya. Cold laminator lang, ano. Cold lamination lang ang process ito. Hindi sealing o mainit, ano. Start cold and forward, no. Then, ilagyan natin ng ganyan. Kailangan malinis, ha? Ganyan lang siya. Okay, mga
kaibigan, tapos na siya na. So, punta tayo sa ating table. Ipakita kung paano natin gupitin na lang. So, mga kaibigan, tapos na natin lagyan ang Photoshop, no? Napadaanan natin sa lamination natin. Gupitin na po natin. Gupitin na po natin. So, mga kaibigan, simulan na na. So, mga kaibigan, simulan na natin, ano? Kung paano natin ito ilalagay dito sa acrylic. Itong sticker na ito, na transparent. Una, bubuksan mo muna rito, siyempre, no? At tanggalin mo muna itong pinaka-cover niya. So, yan, yung kabilang side muna, bubuksan natin. And then, saka natin itong sunod itong sticker na ito. So, ang gagawin natin ay yung bubuksan lang natin ng konti, ano. Hindi natin muna bubuksan lahat para mabalansin natin, ano. Ikan natin ang bahagya. So, yan. And then, kailangan malinis yung surface niya. No? Wala siyang mga dami. And then, ilagay rito. And then, pantayin. No? Pantayin. Pag alam natin pantayin, ha? Pag alam natin pantayin, ha? Saka natin siya itigit, ano? So, mga kaibigan, itong ginupin natin sa baba. So, yan muna ang ididikit natin. Yung area niyan. So, yan. Natikita natin, no? So, nakita na natin na pantay na siya ng mga kaibigan. So, yan, ano? Kita ng lulo, pantay. Pantay dito. Saka natin siya hagurin ng squeegee. Ito po ay squeegee, ano, mga kaibigan? So, hagurin na natin. Dandahan lang, ano? Kailangan pantay paghagod, ano? Yan. So, yan. Ganun lang kadali, mga kaibigan. So, paulit-ulit lang ganun gagawin natin, ano? Buksan mo lang ng konti, and then idikit lang yung dulo banda rito sa baba, saka hagurin ng squeegee. So, ganun lang. Ulit-ulit lang. So, yan, no? Okay na siya, no? Tatanggalin natin ulit yung kabilang side, ano? Yun. No? Frosted siya, no? Frosted. May stand to, mga kaibigan, ha? May stand to. So, kasama to sa in-order natin. So, ito. Tatanggalin natin dito, ano, mga kaibigan. So, saka natin lalagay, ano? Yan. Alright? Ang ganda, di ba? Oh my God! Ako po ay nanalo ng second phase, so. Siya, mga kaibigan, ito po yung sample na ginawa natin ay
napakaganda. Quality po yan. Frosted po siya, no? Pwede siyang frosted, pwede siyang clear, pwede siyang white background. So yan, no? So, alright? So, ganun lang mga kaibigan. Papakita ko mamaya lahat ng ginawa ko, no? So, yun. So yun, tapos ng ating acrylic na laki, ano mga kaibigan? So, ito na, no? Ito ay frosted na sticker, no? Transparent or matte or anuman pwede. Ito ay frosted. Ito po ay acrylic na 3mm, ano? So, okay na po mga kaibigan. Ready na po ito. Kagabi din nila sa awasin nila. So, ito yung laki na ginawa ko na acrylic. Finish na po siya. So, quality siya mga kaibigan, no? Alright. So, ito yung medal ko. Para sa mga special award nila. Napakarami nito mga kaibigan. And then, meron din ako certificate of appreciation, no? Ito, ginawa ko rin yan, nilayout ko. Ayun, mga firma nila dyan, nilagay ko, ano? So, 2, 4, 6, 8, 8 to, mga kaibigan. 8 team sila. So, yan lahat, ano? So, yan, madali lang po itong gawin, mga kaibigan. Package na po ito, ginawa ko sa isang liga dyan sa amin. Sa akin po pinagawa, binigay ko rin ng mura, affordable, kayang-kaya, abot-kaya ng bulsa nila. So, pwes yung kaibigan lang po ang binigay ko sa kanila. Pero quality ang gawa ko. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pindot dito, pindot na po dito sa ilalim, and padamay na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos natin na in-upload. So, mga kaibigan, so ito, napakagal. Diba? Quality. So, sala gusto magpagawa po dyan, pwede nyo kayo, pwede po kayong mag-message sa akin direct or mag-comment sa below dito sa aking channel or sa aking Facebook. Message lang po kayo. Usap po tayo. So, hanggang sa muli. Pabus. Laki. Appreciation certificate and medal 2022. Thank you sa inyo lahat dyan, team mismo, and sa iyo, Berilyo, yo, para shoutout sa iyo. Thank you sa iyo. Cheers.